Yan, right? Kaso kasama po natin ang tagapagsalita ng Social Security System. Sabihin ko sana, Fernan, FFF. Fernan, magandang gabi sa iyo. Long time no hear, long time no see. Hello, good evening Sir Alvin and Ma'am Doris. Isang mabuting gabi din sa ating mga manonood at tagapakinig, lalong-lalo na po yung mga SSS members, mga employers natin and pensioners. Okay. I understand may kailangan kayong i-advise sa ating mga miyembro, lalong-lalo na yung gustong mag-transact online. May problema ba ang SSS online? Chinek po kanina na po ayaw gumana. Mm-hmm. Opo. Gaya po ng napabalita na yesterday, nagkaroon po ng sunog doon sa ating isang yung isang part ng ating building, naapektuhan po yung UPS room ng ating data center. So hindi po namin hanggang sa ngayon po hindi gumagana yung ating main server. Pero ang nais po namin iparating, meron po tayo kasi tinatawag na backup o yung tinatawag natin disaster recovery. So yun po ang tatakbo. And actually yung sa my.sss, tama ka Alvin, hindi pa siya naka-up ngayon. Pero yung sa employer portal po ng my.sss na patakbo na namin. So ang commitment, we'll do everything para tomorrow, normal operation po lahat. So may mga naapektuhan yung aming UPS para doon sa ating mga equipment doon sa ating DCOD, yung ating Data Center Operation Department. And hopefully, ma-restore namin lahat yan by tomorrow morning. So kung kailangan nila mag-transact tonight, ipagpabukas na muna nila, o pag hindi pa rin gumana bukas ng umaga, so good na sila dyan sa branches. Actually, Alvin, meron kasi mga transaksyon kami. Like for example, the salary loan, wala pong facility ang branch para matanggap yan. Pati yung ating maternity benefit claim, sickness, talagang purely online yan. Kaya we are doing everything possible na by tomorrow morning, ma-resume natin yung operation. Kasi nga, wala po, kahit tanggapin namin yan, hindi po namin mapaprocess yan. Paano yung iba? Oo, Fernan. Oo, baka hindi lang yun. Baka magpanik sila. Ay, teka lang, susugod na lang ako doon para makasigurado ako. Anong ma-advise mo sa kanila, Fernan? Number one po, yung mga employers, hindi na po kailangan sumugod kasi naka-app na. Actually, pagka itinype nyo po sa browser nyo, employer.sss.gov.ph, papasok na kayo doon sa inyong landing page ng para doon sa inyong transaction portal. So, ang actually po, may mga naya-app na kami. Internally, nakikita na namin na pwede na. So, pagka po yan inilaunch natin tomorrow, yung mga key transactions, isa-isa na pong magsusunod-sunod yan. Okay. Tene, tanggalin natin yung text kasi yung text na yun, yun nga yung hindi nangyari. Yung text na nagpi-play, Fred, tanggalin nyo kasi naapektuhan nga yung my.sss na para sa mga members. Ang hindi lang naapektuhan yung for employers. Kaya mali yung graphics na yun, huwag nyo i-play yan. Alvin, actually lahat na apektuhan kasi na-down namin yan talaga noon sa Sunday morning. Kaya so ngayon, na-resume na namin yun sa employer. Susunod na po yung para sa ating mga miyembro. So maghintay lang po tayo ng anunsyo natin tomorrow kung ano nga yung gagawin natin, yung mga magtatransak na mga members. So definitely we'll be releasing another advisory early tomorrow morning para po mag-guide kayo kung paano nga yung gagawin. Pero sa nakikita namin, makapag-resume kasi meron tayong backup system na yun ang tinetesting na namin para ma-deploy na uli at nang matanggap natin yung lahat ng transaksyon ng mga miyembro. Fernan, can you enumerate ano yung mga apektadong transaksyon? So, nabanggit mo na yung salary loan, maternity claim, sickness claim, retirement po, funeral, and debt. Yung funeral kasi at saka yung debt, tinatanggap pa rin yan sa branches and the retirement. Pwede pa rin yan. Ang hindi lang po namin matatanggap for the meantime, kung sakali man na hindi pa mag-up yung system by tomorrow, probably ang maapektuhan lang siguro yung maternity and sickness. Pero no problem with the sickness kasi yan po ina-advance ng company, kaya wala tayong problema. Yung maternity, salary loan, yun din po naapektuhan yung kasi talagang lahat na yan is purely online. So kasama yan doon sa mga naapektuhan na hindi pa ngayon na ibabalik yung serbisyo natin sa my.sss.
Ang problema, Fernan, yung ano, yung may emergency, ano, yung kaya sa magsasalang loan. Kailangan kailangan niyang pera. Kami na online filing din, kaya nga we are working around the clock para po maibalik yung servisyo natin, especially tomorrow dahil holiday ngayon. So alam namin na bukas magsisimula na tayo ng mga transaksyon. Kaya po, antabayanan po natin yung mga anunsyo ng SSS kung paano ang gagawin natin just in case na hindi namin maibalik sa servisyo yung ating my.SSS. Okay. Lilinawin po natin yung sunog. Hindi naman po natin yan, hindi naman sinasadya naman po yan. Hindi po. Sino ba walang may gusto niyan. Magka, o walang may gusto niyan na magkasunog. Uh-huh. Ano bang cause ng sunog? Final? Nag-overheat o electrical? O paano ba? Kasi 24 hours ang operation kasi 24/7 ang operation ng ating data center kasi continuous ang pasok kasi ng mga aplikasyon ng miyembro 24/7. So ang nasunog talaga yung mga UPS ba, yung uninterruptible power supply room na nagbibigay nga ng power supply doon sa mga servers. So ang naapektuhan si UPS. Kaso meron po kasi kaming mga kuwan diyan eh, yung mga fire suppressant na naka-install sa building. Kaya nung nagsunog, nag-automatic na may water sprinkler. So yun yung medyo nabasa yung iba nating equipment na tinutuyo niya sa ngayon, inaayos ngayon para tumakbo. Pero ang ginagawa po namin, sabi ko nga may backup system kami, meron kami tinatawag na business recovery center na iyon po ang tatakbo tomorrow. So habang ginagawa pa natin yung mga server natin sa main office, yung isang backup system namin ang patatakbuhin para continuous operation. So tinetesting po ngayon para lang maibalik natin yung serbisyo at wala pong abala sa mga miyembro. Okay. Wala naman ng walang datos. Yung mga data ng mga miyembro, wala naman. Wala naman dahil yung sinasabi ko nga, meron tayong backup. So, yun po kompleto. Actually, Alvin, madalas natin ginagamit yun kapag ka si system upgrade ang server, yung main server, ang pinapatakbo talaga yung aming backup. So, hindi nalalaman ng mga miyembro na tumatakbo na yung backup pero sa totoo lang ina-enhance natin yung server. So ganun din po yung gagawin habang ongoing ang repair doon sa ating main server, papasok po yung ating backup system, yung ating BRC na tinatawag. Okay. Ulitin na lang natin, Fernan, anong gusto ninyong sabihin sa lahat ng mga miyembro ng SSS as an advisory, lalong-lalo na ang gusto mag-avail ng mga loans na yan at benefits. Go! Okay, kami po muna ay humihingi ng paumanhin dahil sa mga nangyaring inconveniences dahil simula pa kahapon, hindi natin na-access yung my.SSS. Pero umasa po kayo, ginagarantin namin, wala pong nawalang record, walang nasirang record sa SSS, intact po yung mga record. Ngayon po, ang ginagawa natin is ma-resume yung operation, yung normal operation. So, naibalik po namin kanina yung ating sa employer. Ang isusunod po natin yung para naman sa mga miyembro para nga makapag-transact yung mga individual paying members. So, maghintay po ng anunsyo bukas ng umaga at definitely mag-i-issue kami ng panibagong advisory kung paano nga po ang gagawin doon sa mga may transaksyon na kailangan kaagad ma-submit sa SSS. Yung pong option po siguro natin yung pagpunta sa branch, pero bago po tayo pumunta, maghintay po muna tayo ng anunsyo mula sa SSS. Ano yung sa social media accounts ninyo, Fernan, yung mga announcement nyo? Definitely po. Diyan po kami at saka hingi kami ng tulong sa ating mga media partners katulad ninyo para doon sa announcement kung paano nga yung gagawin ng mode of transaction tomorrow, beginning tomorrow, just in case na hindi maibalik yung ating my.SSS. Active po kasi yung email natin, nandiyan pa rin yung email natin, nandiyan pa rin po yung ating mga social media pages. Yung pong usap tayo portal is maibabalik po namin yan. Kaya pwede doon sila maghintay ng ating mga anunsyo at syempre ating mga media partners, hihingi kami ng tulong sa inyo para maiparting sa ating mga miyembro, sa ibang stakeholders, yung pwede nilang gawin tomorrow. Sana lang hindi ako kalimutan. Kasi palagi na lang akong kinakalimutan ni Fernan, partner. Hindi niya na ako lads. May hugot pa si Alvin. Huwag mo ko kalimutan, Fernan, ha? Kasi nasa Bulacan ako. Pagka-weekend kasi dito kami sa Bulacan, medyo ang hina ng internet. Kaya Actually, audio ka nga lang. Eh. Pa-regards mo na lang ako sa presidente nyo na dead macology din, si ginoong Michael Rehino. Yan, ha? Sir, pasensya na kasi si PCO Rehino po ay
nasa papunta po sa ibang bansa ngayon, kaya Ay, kaya, siguro kaya, kakasama oh, sige, di ba, o kaya naiintindihan ako ko. po talaga, actually galing po ako sa main office kasi nagmo-monitor kami maghapon, siguro nung nagte-text kami, pabiyahe pa lang ako pabalik dito sa bahay, Yeah. kaya nga nung Sige. pagdating ko, naka-access ako sa telepono ko, ay sabi ko, okay, Sige, okay for sige. interview.